Today ang aking examinations at on the way na ako doon. Kita nyo naman ang aking hair, basa-basa pa. Very good pa, wala. Filipino time ka talaga. Inuna ang makeup. Yeah, sige. Very good. Welcome to my channel. Welcome to A Dose of Paula. And today in this video, I will share with you my B2 German language examination. Yeah, ang exam ko ay may oras pa naman. Meron pa akong 20 minutes. Darating ako doon 10 minutes before the examinations time, which is 8:45 ang oras ng aming examinations at right now, time check is 8:20. I'm excited to meet my classmates kasi itong German course ko na to, sa Zoom lang kami nagkakaroon ng aming class. So, online class siya. Hindi pa namin na-meet. Wala pa ako na-meet kahit na isa dito sa German language course ko na ito. At first time namin magkikita-kita lahat today sa aming exam. So, ang aming examinations ay sa Lingodemia, which is yung talaga yung pinaka-school kung saan ako nag-sign up. At siya ay mismo sa may Bahnhof ng Nuremberg. So, I'm going there now. And yeah, I'm excited. Sana matuyo naman itong buko bago ako dumating doon. So, let's go! For the time, so medyo basa pa rin ang aking hair, but let's go, let's meet our classmates. Ayan, ito ang school at ito ang rooms namin dito. So as you can see, merong spaces or may distance yung mga upuan because of corona, and at the same time para nga naman hindi makapagkopyahan, though hindi naman talaga pare-parehas yung set of questions ng bawat isa. So, bawal kami gumamit ng phone during the examinations. Kinuha yung phone namin from the beginning until the end. So, ngayon wala nang tao dito sa school. I can make the video para ipakita sa inyo. Dahil kanina wala talaga akong phone. So, kahit gustuhin ko man mag-vlog, hindi ako makapag-vlog. At as you can see, tuyo na yung buhok ko. At oiliness na ako kasi kailangan pa rin namin magsuot ng mask pagpasok ng room. And then, pag nakaupo ka na sa upuan mo, saka mo ba lang pwede alisin yung mask. So, buti naman hindi all the time nakamask kami. So, we are here with Elena. She's my partner. Makain video. Ish, makain video. Okay. Labe, wir war super. Yeah. Geschafft, wir das geschafft. She's my partner. She is my partnerin beim mündliche Prüfung. Ich bin. Gut, gut. Sie warten auf dich. Yeah. Hier ist Amanda. So, ang first part ng examinations was listen and yung fill in the blanks. Yung listen is yung reading. So, doon i-check yung reading skills, kung naintindihan nyo ba yung mga nakasulat doon sa text. And yung fill in the blanks, kung ilalagay mo yung right word na missing. So, total ng first part is 90 minutes. Kala ko, pag hindi mo siya natapos is meron ka pang time na pwede mo siyang balikan after
lahat kapag may time ka pang extra. Pero hindi, kasi every time na matapos ang isang part, yung answer sheet na yun, kailangan mo kunitin yung answer sheet at ipasa sa kanila. So, talagang allotted lang yung time na yun for that part at hindi mo na siya talaga mababalikan. So, kapag meron kang mga hindi pa nasasagutan, mas maganda na kahit ano na lang yung i-shade mo. Kasi ano siya eh, multiple choice. And then, kailangan mong i-circle yung type na letter. Ang second part naman is ang Hörverstehen or ang hearing. So, dito, wala siyang time kasi kailangan sagutin mo kagad. So, ang questions niya is true or false lang, richtig o the falsch. So, after that part, after ng hearing skills, ay ang schreiben or pagsulat ng isang letter. So, ang letter na to, ito may oras ulit, which is 20 minutes. So, dun sa 20 minutes na yun, itong letter na to, meron kang two choices. First choice is Bitte um Informationen or in English, ang pag-ask ng information over sa isang topic. And then, ang second na choice is ang Beschweren or ang pagre-reklamo. So, are the two choices na pwede niyong piliin. At ako, ang pinili ko is yung A, which is yung pag-ask ng information. So, mas nadadalian kasi ako dun kesa sa pagre-reklamo. Kasi mas na-practice ko na at mas nagagawan ko ng mga letter na exercise yung pag-ask ng information. Like kung magkano ba yung mga ino-offer nila. So, ganun. And after that, nagkaroon kami ng break. So, during the break, malalaman mo din kung sino yung magiging partner mo sa Mundlische or yung speaking examinations. So, natapos yung listen, hören, and schreiben namin in around 12 o'clock. So, nag-start kami 9:30, natapos siya around 12. And then, ang scheduled na napunta sa akin with my partner is 1:30. Nagkaroon kami ng time na makapag-practice ng partner ko kasi alam ko na kung sino yung partner ko. So, dun sa practice namin, ang mapapractice lang namin actually is yung presentation. Kasi, ang Mundlische or ang speaking tile or part ng examinations na to consists of three parts. First is presentation. So, pwede kang mag-present about a book or about a movie or about a travel. So, pwede ka mamili kung ano at pwede mo na itong i-prepare beforehand. So, you are given 2 minutes to prepare and 2 minutes to do your presentation. So, ang napili ko is rising or travel at nai-practice ko to sa partner ko. Alam mo na kung paano mo siya i-present sa partner mo. At the same time kasi, after mo mag-present sa partner mo, magbibigay siya ng dalawang questions from your presentation. So, at least, dun sa partner ko, na-practice na namin yung pwedeng possible na mga questions na ibibigay niya sa akin at nahanda ako sa mga pwede kong isagot. So, ganun din siya na i-practice niya yung kanyang presentation sa akin at naibigay ko na rin sa kanya yung mga questions na itatanong ko during the examinations. So, that was the first part. Second part is meron kaming babasahin na text. Pwede yun from internet, from online, from a website, or from a newspaper. And then, dun sa nabasa namin na yun, kailangan namin i-discuss together. So, ano siya? Hindi siya kagaya ng presentation na ma-prepare mo. Kaya, on the spot siya. Ang nakuha naming text is about Ganzentagsschule. So, whole day school. Are you a pro or contra? So, syempre dun sa text na yun, maraming mga advantages at disadvantages na sinabi. In the end,
you have to give your opinion kung agree ka ba or disagree ka ba. So ano ang iyong experience if about the text. So dito sa second part, kahit hindi kami nakapaghanda, maayos at smooth din yung pag-uusap namin, yung aming discussion. So syempre at first pwedeng magkaiba kami ng opinion, like for me, ako pro ako, siya kontra siya, but at the end, you know, ano naman eh, parang pwede na naman pag-usapan or i-summarize yung pag-uusap niyo. So that was the second part, and ang last part ng Moodlishe or ng speaking na examination is problem loso, or bibigyan ka ng isang situation at kailangan mong gawan yun ng paraan together with your partner. So with our situation, with our problem, meron daw kaming darating na kaibigan from America. So vi-visit siya sa amin dito sa Deutschland, dito sa Germany. At kailangan daw namin mag-plan for a trip or a tour for our friend. So ano yung mga gagawin namin? Ano, saan kami pupunta? Paano namin to gagawin? Yun yung pag-uusapan namin together. Kailangan namin masolusyonan itong problem na to together, paano namin siya gagawin. So that was the third one. It was also smooth. I think talagang hindi kami nahirapan. It was a good idea and it was a good preparation din na nagkaroon kami ng time na makapag-usap ng aking partner. At least nag-comfortable na kami sa isa't isa kahit na magkaroon kami ng mga examiner in front of us na gina-judge kami. Alam mo yun, na-practice na namin mag-usap together kasi alam na namin na kami yung mag-partners. So I think that was an advantage. Naging at ease kami, naging comfortable kami during the examination. So ang medyo alanganin lang ako is dun sa aking lesson. Actually, dun ako medyo nag-knap ng oras or nagkaroon ng problem sa oras kasi nga akala ko pwede ko pa siyang balikan. Though nasagutan ko siya lahat, pero gusto ko sana siyang i-review. Hindi na ako nagkaroon ng time na i-review yun kasi masyado ako nag-concentrate bawat question. But overall, I think I did well. Sana makapasa tayo dito sa exam na to. In 4 to 6 weeks, they will inform us about the results through email and through message, through SMS. So, let's just hope for the best! Let's see ano ba ang susunod nating gagawin dito sa Germany. Sana nakatulong ito sa mga nagpaplano ng kanilang B2 German course dito sa Germany. Sa first time na magta-try ng kanilang examinations for B2, at sa mga nagpaplano pa lang kung gagawin nyo ba o hindi, sana nagkaroon kayo ng idea at sana nakatulong itong video na ito. And that's all for today. I'll see you again next time. Malapit na rin ako sa bahay. Cheers!